Noong Miyerkules, sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mayroong malawakang investigasyon na isinasagawa kaugnay sa ulat na pag-alis ni dating Bamban Mayor Alice Guo at ang mga responsable ay papatawan ng parusa. Sa isang pahayag na nilabas sa social media, sinabi ni Marcos na ang umano'y pag-alis ni Guo ay nagpapakita ng korupsyon na nagpapahina sa ating sistema ng hustisya at lumalason sa tiwala ng publiko. Gusto kong maging malinaw. May mga mananagot dito, maring sinabi ng ating presidente. Iimbestigahan natin ang mga nasa likod ng pagtakas ni Guo. Isinisagawa na ang isang malawakang investigasyon at ang responsable ay sususpendihin at mananagot sa buong saklaw ng batas, dagdag pa niya. At ito ang hindi sinasabi sa publiko, isang bagay na mas malalim pa sa pagkakaalam natin. At alam kong alam din ito ng NBI. Sino ang nasa likod ng pagtakas ni Alice Guo? At talaga namang nakakagulat kung ating titignan ng mas malawakan kung sino nga ba ang nasa likod ng pagtakas ni Alice Guo. Halika atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang content pala na ito ay handog sa inyo ng The Great Controversy, ang librong nakakaalam ng ating hinaharap at base sa aking experience. Lalo ko pang naintindihan ang ibig sabihin ng mga binabanggit sa Daniel at Revelation at paano mas maintindihan ang mga bagay na nangyayari sa sanlibutan at paano mo maihanda ang iyong sarili sa hinaharap. Ang Great Controversy ay hindi lamang isang libro, kundi ito ay isang teleskop upang mas maintindihan mo ang binabanggit ng Biblia at makita mo ang plano ng kaaway upang sirain tayo sa hinaharap at upang makita mo rin kung paano magtatagumpay ang ating Panginoong Diyos sa buhay natin sa hinaharap. Mula sa 4,900, ito ay nasa 799 na lamang at limited stocks lang talaga dahil pinag-aagawan ngayon ito sa merkado. Kaya kung interesado ka, ay click mo sa ibaba ang link para sa iyong order. Salamat kaibigan at tayo magpatuloy. Ang unang tanong, paano nakalabas si Alice papuntang Malaysia, Singapore at Indonesia? Ang pinaka-kontrobersyal na mayor sa Pilipinas na naharap sa napakaraming reklamo ay nakaiwas sa mga otoridad at matagumpay na nakatakas sa bansa. Ang dating mayor Bamban Tarlac na si Alice Guo ay nakalabas na ng bansa noong Hulyo 18 pa ayon kay Senador Risa Ontiveros nitong Lunes, August 19. Ngunit paano ito at kailan niya pinagplanuhan ang bagay na ito? Hindi kaya simula pa nung una ay matagal nang pinagplanuhan ni Alice Guo ang pagtakas? O kaya naman pinagplanuhan na ito ng malalaking grupo ang nasa likod sa pagtakas ni Alice Guo? Halika, balikan natin ang timeline na inilabas ng GMA upang mas maintindihan natin kung ano nga ba ang nangyari kay Alice Guo. Noong Marso 25, 2024, hinimok ni Senador Sherwin Gatchalian ang Department of Interior and Local Government na imbestigahan ang isang lokal na opisyal sa Tarlac dahil sa posibleng kaugnayan nito sa isang niraid na Pogo Hub sa lalawigan. Binanggit niya ang isang resolusyon ng sanggunang bayan na nagpapahiwatig na si Guo ay nag-apply umano ng lisensya upang mag-operate ang Hongxiang Gaming Technology. At noong April 5, 2024, dito lumika ang DILG ng isang task force upang imbestigahan ang umano'y kaugnayan ni Alice Guo sa illegal aktibidad ng Pogo sa kanyang bayan. April 8, 2024, itinanggi ni Guo ang anumang kaugnayan niya sa mga operasyon ng Pogo at bang umano'y illegal na aktibidad ng Zone U1 Technology Incorporated sa Bamban, kabilang na ang human trafficking at illegal na detensyon. Dito rin tinignan ang pagkakaverify kay Alice Guo sa kanyang mga nakarehistrong sasakyan at pinatawan ng preventive suspension ng ombudsman para maiwasan ang impluensya ni Alice Guo habang gumugulong ang kanyang kaso. Noong Mayo 7, 2024, naging tampok ang kaso ni Guo sa isang pagdinig sa Senado na pinamumunuan ni Senator Risa Ontiveros. Mayo 8, 2024, sinimulan ni Ontiveros na tanungin ang tunay na pagkakakilanlan kay Guo. Gumulong ang kaso at lumitaw ang pangalan ni Guo
noong halalan ng 2022 at wala itong record ng kapanganakan o record sa paaralan sa Pilipinas. Ipinahayag sa pagdinig na ang pagkakarehistro ng kapanganakan ni Guo ay sinagawa nang siya ay 17 years old lamang. Mayo 20, 2024, nagbigay si Guo ng mga personal na detalye tungkol sa kanyang sarili upang pabulaanan ang akusasyon na kasama ang kanyang umano'y kaugnayan sa illegal na aktibidad ng pogo at na siya ay isang espiya. Ika-21 ng Mayo nitong taon, itinaas ni Ontiveros ang mga tanong tungkol sa mga umano'y dating kasosyo ni Guo sa negosyo na may mga record kriminal. Binanggit niya ang mga dokumento ng Bafulang Development Incorporated noong 2019 mula sa Security and Exchange Commission. Ang Zunyuan Technology Incorporated na ni-raid noong Marso ay nag-operate sa loob ng compound ng Baofu sa likod ng munisipyo ng Bamban. Mayo 22, 2024, sinabi ni Guo na una na niyang hindi alam ang mga record kriminal ng kanyang mga dayuhang kasosyo sa negosyo tulad ng inilahad ni Senador Rizay Ontiveros at inangkin na nalaman niya ito lamang sa pamagitan ng social media. Mayo 24, 2024, nagsampa ng kaso ng Graf ang DILG laban kay Guo dahil sa kanyang umano'y kaugnayan sa pogo. At dito na, tumitindi ang kaso kay Guo na alam kong dito pa lang ay talaga ng pinagpapanuhan ang mga susunod na mangyayari at alam ni Guo na may ipit siya maging ang mga nasa taas niya na may hawak sa kanya. Kaya naman, naniniwala ako na noong Hulyo 10, 2024, nang inutos ng komite ng Senado ang pag-issue ng warrant order laban kay Alice Guo matapos niyang hindi dumalos sa muling pagdinig kaugnay ng raided Pogo Hub sa kanyang bayan, ay alam kong dito na tumitindi ang mga pagpaplano ng kanyang paglabas. Hulyo 13, 2024, inisyo ng Senado ang arrest order laban kay Guo dahil sa paulit-ulit niyang hindi pagdalo sa investigasyon ng Senado kaugnay ng raided Pogo Hub sa kanyang bayan. At makikita natin na napaka-significant ng date na ito dahil pagkatapos ng Hulyo 13, wala nang balita patungkol kay Alice Guo bago ang SONA ng ika-21, 2024. 4 na araw bago ang SONA. Hulyo 17, dito'y tumakas si Alice Guo palabas ng bansa gamit ang isang Chinese passport upang makatakas ng Pilipinas na ayon din sa binanggit ni Katsalyan. At pagkatapos nito, siya ay tumungo ng Kuala Lumpur, Malaysia gamit ang isang private plane. At mula sa Malaysia, tumungo ito ng Singapore. At binabanggit pa ng NBI na minit pa ni Alice Guo ang kanyang pamilya bago ito tumungo ng Indonesia. At habang gumugulong ang kaso ngayong Agosto, natabunan ito ng napakaraming isyu katulad na lamang kay Carlos Yulo at ang kanyang pagkakapanalo sa Olympics, gayon din ang mga kontrobersiya na bumabalot sa kanyang pamilya. Kaya nga naman, halos nakalimutan na ng mga tao ang patungkol kay Alice Guo at ito ang ginamit ni Alice na kaparaanan upang sa ganun ay tumakas ng bansa. Dagdag mo pa dito ang patuloy na pagsasagawa ng preparasyon sa SONA ng ating Pangulo. At ang tanong ay, sino ang tumulong kay Alice Guo? Ipinahayag ni Senator Rizay Ontiveros na si Bamban Tarlac Mayor Alice Guo ay may kaugnayan sa mga kriminal bukod sa maraming red flags na natukoy sa kanyang pagkatao. Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na ang pagtakas ni dating Bamban Mayor Alice Guo ay maaring bahagi ng mas malawak na operasyon ng isang malaki at organisadong sindikato na kumikilos sa buong Asia at maging sa ating bansa. Isang malaking sindikato na kumikilos sa Malaysia, Singapore, Indonesia at marami pang mga bansa sa buong Asia na tinatawag na Triad Group, na hindi na rin ito bago sa binabanggit ni Senator Gatchalian. Isang grupo na kilala sa kanilang illegal na mga aktibidad, kabilang na ang money laundering, human trafficking at iba pang mga krimen na nag-ooperate hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa iba't ibang bansa sa Asia. Ang pagkakasangkot ng mga sindikato mula sa Malaysia, Singapore at Indonesia ay nagbibigay ng mas mabigat na bigat sa kasong ito na nagpapakita ng lawak ng impluwensya ng mga kriminal sa grupo, hindi lamang sa ating rehiyon, kundi maging sa ating bansa. Ayon sa mga ulat, ang Triad at ang kaugnay sa sindikato ay matagal nang nag-ooperate
sa ilalim ng radar at ang mga personalidad katulad ni Alice Gu ay ginagamit nila bilang forefront para sa kanilang mga operasyon. Ang pagkakatuklas ng koneksyon ni Gu sa mga sindikatong ito ay napakalaking piyasa nito para mabuo ang puzzle kung bakit nakataka si Alice Gu. Kapansin-pansin na ang triad na binabanggit ni Senator Hontiveros ay namamayagpag ngayon sa mga bansa sa Asia. At noong Abril, binanggit ni Hontiveros na ang pinakamalaking money laundering case sa Singapore ay may kaugnayan sa mga nagpapatakbo ng pogo dito sa Pilipinas, partikular sa pogo sa Bamban na kinabibilangan ni Alice Gu. Kaya nga naman, hindi may pagkakaila ang pagkakasangkot ng mga sindikato ay talagang napakalinaw na pati dito sa Pilipinas ay napasok na rin nila at naimpluwensyahan pa ang ilan sa mga administrator at mga government officials upang magkaroon ng koneksyon ang napakalaking sindikato dahil na rin sa personal interest. Dagdag pa rito, ika pa ni Hontiveros, ang mga dokumento na isinumite ng Bauflan Development Incorporated na kumpanyang konektado kay Guo sa Security Exchange Commission noong 2019 ay nagpapakita na ang mga kasama niyang incorporators ay may mga koneksyon din sa mga sindikato sa ibang bansa. Halimbawa si Zhang Rujin, isang Chinese national na kasama sa mga incorporators ng BAFU ay nakonvict kamakailan lamang sa Singapore dahil sa pinakamalaking kaso ng money laundering sa kasaysayan ng bansa ng Singapore. At naniniwala rin ako na ito rin ang isa sa mga tumulong kay Alice Gu upang mamit ang kanyang pamilya sa lugar na ito at isang kasangkapan kung bakit siya nakapasok sa bansang Singapore. Ang mga ganitong uri ng koneksyon ay hindi lamang naglalagay ng panganib sa seguridad ng Pilipinas, kundi pati na rin sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Ang mga otoridad ay patuloy na nag-iimbestiga upang mabuwag ang mga sindikatong ito at matiyak na ang nasa likod ng kanilang operasyon ay mananagot sa kanilang mga krimen. Kaya nga naman hindi may pagkakaila na binanggit ng ating Pangulo na mananagot ang mga tao sa likod nito. Samantala, inihayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC na patuloy nilang sinusubaybayan ang mga galaw ng sindikato at ng mga personalidad na konektado rito. Hindi nating hahayaan gamitin ang ating bansa bilang base ng ganitong klaseng kriminal na aktibidad. Makikipagtulungan tayo sa mga international agencies upang matigil ang operasyon ng sindikatong ito. Ito'y ayon din sa PAOC. Ang triad sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad, malaki ang kaugnayan ng triad kay Alice Gu, na ang triad na aking sinerch ang patungkol sa history ng triad. Kilala ito bilang Samhap Hui sa Cantonese, ay isang organisadong kriminal na sindikado na may mga ugat sa Greater China. Sila ay may mga sangay sa iba't ibang bansa na may malaking populasyon ng mga overseas Chinese. Ang triad ay nagmula sa mga lihim na lipunan na nabuo noong ika-18th na century at ika-19th na siglo na may layuning pabagsakin ang Qing Dynasty. Sa ika-20th century, ang triad ay inakit ng kumintang sa panahon ng Republican era upang pumatay ng mga kalaban sa politika at atakihin ang mga kaaway ng gobyerno. Matapos ang pagkakatatag ng People's Republic of China at ang kasunod na pagwasak sa kanilang operasyon, ang triad ay namulaklak sa Macau, Hong Kong, Taiwan at sa napakarami pang lugar sa Asia, kabilang na dito ang ating bansa, maging sa Malaysia, Singapore at Indonesia. Sa kasong ito, ang triad ay pinaniniwala ang may malaking papel sa pagtakas ni Alice Gu mula sa Pilipinas. Ang lawak ng operasyon ng triad sa Southeast Asia ay nagbibigay ng indikasyon na sila ang nag-facilitate ng pag-alis ni Gu sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa kanyang galaw. At ang tanong ay, sino ang tumulong sa triad at sino ang mga kasangkot sa triad na ito? Ayon sa mga ulat, ang triad ay may malawak na network ng mga kontak ng resources na nagpapahintulot sa kanila na magpasa ng mga tao sa iba't ibang bansa na may minimal na bakas. Ito ang posibleng nagbigay daan kay Gu upang makatakas sa kabila ng pagkakasangkot sa mga malalaking kontrobersya sa Pilipinas. Ang mga nagaganap na ito ay hindi lamang isang simpleng kwento ng kriminalidad, kundi mayroon ding malalim na koneksyon sa mga hula ng Biblia tungkol sa mga huling araw. Sa Biblia, partikular na sa Aklat ng Pahayag, binanggit ang pag-iral ng isang malakas na sistema na tinatawag na beast o halimaw na naglalayong magdala ng kapahamakan at kasamaan sa buong mundo.
Ang triad na kilala sa kanilang mga malawakang operasyon ng krimen ay maaaring may turing na isa sa mga modernong bersyon ng mga pwersang ito na nagsisikap na magdulot ng kaguluhan at pagkawasak. Ang kanilang koneksyon sa mga kapangyarihan sa iba't ibang bansa kasama ang kanilang papel sa pagtakas ni Guo ay nagpapakita ng isang malalim na pagkakasabwat na maaaring magdulot ng destabilization hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong rehiyon. Ang mga nangyari ngayon tulad ng pagsuporta ng trial sa mga kriminal na aktibidad at ang kanilang koneksyon sa mga pangunahing pinuno sa Southeast Asia ay maaaring makita bilang matanda ng paparating ng mga huling araw na inilarawan sa banal na kasulatan. Ang pag-angat ng mga organisadong kriminal na grupo tulad ng triad ay maaaring isang pahiwatig ng pag-usbong ng isang mas malaking sistema ng kasamaan na tinatawag na Antikristo sa libro ng pahayag. Ayon sa mga scholars ng Biblia, ang Antikristo ay isang malakas na lider na lilitaw sa mga huling araw at magdadala ng pandaraya at pagkawasak sa buong mundo. Ang kanyang pamumuno ay magbibigay ng daan sa isang pandaigdigang sistema na kontrolado ng kasamaan kung saan ang mga tao ay mapipilitang sumunod o magdusa ng matinding kaparusahan. Ang koneksyon ng triad at ang kanilang kasaysayan ng pag-aklas laban sa mga gobyerno at paggamit ng pandaraya at kasamaan ay maaaring makitang bilang isang pahiwating ng pagdating ng sistemang ito. Ang kanilang mga aktibidad tulad ng pagtulong kay Guo na makatakas mula sa hustisya ay maaaring isa sa mga hakbang na humahantong sa pagbuo ng ganitong uri ng pandaigdigang sistema na inilalarawan sa Biblia. Sa harap ng mga pangyaring ito, nananatili ang hamon sa bawat isa na maging mapanuri at handa sa mga darating na panahon. Ang mga palatandaan ng panahon tulad ng pagkakaugnay ng triad sa mga international na operasyon ng krimen at kanilang koneksyon sa mga lokal na politiko ay nagbibigay babala sa atin na mag-ingat at maghanda sa mga posibleng kaganapan na hinulaan sa banal na kasulatan. Habang ang mga investigasyon ay napapatuloy, mahalaga na hindi lamang tayo tututok sa mga kriminal na aspeto ng kaso ni Guo, kundi pagnilayan din natin ang mas malalim na kahulugan ng mga kaganapan sa konteksto ng mga hulo sa Biblia tungkol sa mga huling araw. 1:10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako'y naparito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sa gitna ng mga balita ng korupsyon, pandaraya at kawalan ng katarungan, tandaan natin ang salita ng ating Panginoong Diyos na nagpapaalala sa atin na ang mga gawa ng kadiliman ay naglalayong magwasak ng magnanakaw ng kapayapaan. Ngunit si Kristo ay dumating upang bigyan tayo ng ganap na buhay na puno ng pag-asa at kaligtasan. Sa bawat pagsubok, naway masumpungan natin ang kagalakan sa kanyang presensya at ang katiyakan na ang Diyos ay nasa atin, hindi laban sa atin. Ang mga baluktot na gawain ng mga makapangyarihan sa mundong ito ay pansamantala lamang, subalit ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos ay walang hanggan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, sa gitna ng mga kaguluhan at kasamaan na nakikita namin sa aming kapaligiran, lumalapit kami sa iyo na may buong tiwala. Ipinapanalangin ko po ang bawat taong nakikinig at nanonood ng content na ito, pati na rin ang kanilang pamilya. Bigyan niyo po kami ng kalakasan upang harapin ang mga pagsubok at ng karunungan upang makita ang katotohanan sa gitna ng kasinungalingan. Ama naming Panginoong Diyos, ipinakita niyo po ang inyong gabay sa aming mga buhay at bigyan niyo po kami ng kapayapaan at proteksyon mula sa mga gawa ng kadiliman. Patuloy niyo po kaming palakasin sa aming pananampalataya at patatagin sa iyong pagmamahal. Sa inyo po namin itinatagubilin ang aming buhay. At salamat Panginoon sa pagdinig ng aming panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito ay aming samuthiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isipin mo ang pagkakaroon ng kaalaman upang makita ang likod ng kaguluhan, upang makahanap ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa at upang maunawaan ang tunay na mga puwersa na kumikilos sa ating mundo. Dati ipinagbawal ito sa publiko dahil sa napakahalagang mensahe nito laban sa umiira na kasamaan sa mundo. At milyong-milyong tao na ang may kopya nito, kasama na ang pinakatanyag at maimpluwensyang mga tao. Ang The Great Controversy ay hindi lamang isang libro. Ito ay isang liwanag na gumagabay sa iyo sa mga madidilim na panahon at nag-aalok ng pag-asa, lakas, at kaluwalhatian at ito'y nag-reflect ng malaki sa aking buhay
at sa milyong-milyong tao na nakabasa nito. Mula sa 4,900, ngayon ay 799 pesos na lang. Libre ang shipping, limitado ang stock. At hindi lahat ay magkakaroon ng pagkakataon na makakuha ng librong ito dahil sa kakaunti lamang ang kopya nito. Halos ipamigay na namin ang librong ito dahil gusto lang namin na makita mo kung ano ang nakita namin na magbubukas ng mas maliwanag at masayang kinubukasan. I-click ang link sa ibabang description para mag-order ngayon.